ginataang bilo-bilo na walang gata. Oh, see? Ito na po. So, ayan guys, kainan na. Kain na po tayo. Hello guys, good morning. Ayan. For today's video guys, ay ito, si Grandma. Magluluto ng ginataang bilo-bilo. Ayan. Kasi kahapon guys, ng aking kapitbahay, binigyan ako ng langka. Ayan. Kahapon pa ito binigay. Cute. Ayan o. Oh. Oh, diba? Hindi ko kinain. Binalot ko nilagay sa ref kasi sabi ko magbilo-bilo ako bukas. So, diba? Ang cute. Tapos, pumunta ako dun sa palengke kay bibili ako ng nyog. Wala naman nyog. Wala rin kukumama. Sabi niya sa akin, bakit ang gagawin mo? Sabi ko, mag-ginataan ako. Sabi niya, mag-ginataan ka, bigyan din kita nito. So, ayan guys, unadagdagan. Aywan ko ano ito. Masarap daw ito sa bilo-bilo. Galing itong probinsya nila. Kasi umuwi siya ng probinsya. Pagbalik niya, ito ang dala niya. At tapos bigas na pula yan. Binigyan din niya ako ng bigas na pula guys. Ayan o. Pakita ko mamaya. Tapos, ito ulit guys o. Bigay ulit. Ayan ni Grandma. Ito, patagal na ito binigay. Siguro mga 3 weeks na ito nakalagay lang sa ano. May kasama itong singkamas at saka kamote. Ito ay ubi. Ewan ko kung ubi ito. Parang kamote ni kahoy. I don't know. Mamaya buksan natin para malaman. Yan. Ito matagal na ito. Ubos na yung singkamas. Ubos na rin yung kamote nilaga ko. Yan. Umuwi din ito ng probinsya guys. Pag uwi may pasalubong. O, ito na. Yan. Diba? Puro bigay. Ang binili ko lang dito guys ay ayan o. Dalawang pirasong kamote at saka saging. So, ayan. Share ko sa inyo guys kung paano si Grandma gumawa ng ginataang bilo-bilo na walang gata. Kasi wala ako mabilhang nyog. Wala rin po kumama. So, ayan. Ito pala o yung bigay niya sa akin na bigas. Ayan. Sabi niya, sa ingin mo, Bik, masarap yan. So, ayan o. Sige na, dito yung 1 kilo guys o. So, ayan. Tapos, ayan, yung sabi niya na masarap ilagay sa bilo-bilo. Ginataang bilo-bilo. Parang sagu din ito daw. Galing pan, ano? Buri? Ayan, hugasan ko daw muna bago ko ilagay. Ayan. Tapos, ayan yung ating saging. Yan yung ating kamote. Tapos, ito yung ating langka. At ito, aywan ko ano ito guys. Ubi o kamuting kahoy? Sabi kasi ubi raw. Pero mukhang kamuting kahoy. Aywan, pagbukas natin mamaya, malaman natin yan. So, ayan yung ating mga sahog sa ating bilo-bilo. Ating saging. Tapos yung ating kamote. Yan, tapos yung ating langka. Langka na cute. Hindi ko talaga ito kinain kahapon guys. Kasi nagbalak talaga ako mag-ginataan today. Yan.
ligid-ligid. Tignan natin kung masarap siya, matamis. Taya, taya. Ito, i-judge na natin kung ubi o kamuting kahoy. Ubi na puti. Ubi siya guys, pero puti. Hindi siya ano. Matagal na ito, buti hindi nasira. Ay, may sira na sa loob. Kasi matagal na ito eh. Ayan, sira na sa loob. Ay, sira-sira na sa loob, guys. Sira na. Kasi nga, matagal na ito. Sayang. Ah, ito, mukhang okay pa yung malaki. Ayan, okay pa guys yung malaki. So, ayan guys, oh, ubi talaga siya, pero puti. Hindi siya bayuno. So, alam nyo na guys, mamaya pag naluto ito, may isang mangkok doon kay langka. May isang mangkok doon kay ubi. May isang mangkok doon kay ano. Dito. Parang sagu ito. Parang sagu. Yan. Alam nyo na, ganun yun. May isang sa mangkok doon, may isang mangkok doon. Ganun lang yun guys, diba? Hingay ng kapaligiran. Ayan siya guys, so official. So, balatan natin itong dalawa. Ubusin na ito kasi ano na. So, ayan na guys, yung ating, ano, ubi ko no yan. Ewan ko, hindi ko sure. Kasi nangati ako nung hinugasan ko. Baka ito ay gabi. I don't know. Bigay lang kasi yan guys. At ang sabi ay ubi. Akala ko naman ubi na puti. Ewan lang. So, ayan, ready na yan guys. Lalagay na natin yan sa ating bigas. Medyo madami siya, inubos ko na kasi baka tuluyan lang masira kasi matagal na iyan. Tapos ayan ay ating kamote, ugas na rin yan, at ito ang ating saging. Ayan ang ating saging, at ito ang ating langka. So unahin natin lagay ito guys. So ayan o, lapit na magkulo. Lalagay na natin yan. So, ayan, kulong-kulo na ating, ano, lagay na natin ito. Ubi kuno nga puti or pagabi. I don't know, guys, kung ano yan. Then, isama na natin ito lahat, guys, oh. Yan. Hala, sama-sama na kayo dyan lahat. Yan. So, ayan. Pakuluan muna natin yan. Tapos, ilagay natin yung ating condensed milk. Ay, iba pala muna, guys. Dahil wala tayong gata, so, dito lang muna tayo, guys, no? Yan. Mahirap kasi dito sa amin. Malayo sa palengke talaga.
Ang mga tindahan lang sa amin, eh wala. So, tiyaga tayo dito, guys. Yan, lagay natin ang ating iba. Ayan na po yung ating bilo-bilo, guys. Oh, pagkatapos natin na ilagay yung ibap, yan, para na rin siyang unang gata. At hindi ko siya hinahalo-halo kasi hindi ko sure kung yung puti na yun ay ubi na puti o gabi. Kasi kung gabi yun, guys, mangangati yun sa kakahalo-halo natin. So, hayaan lang natin ng ganyan hanggang sa maluto yun. So, ayan. Diba? Parang rin siyang unang gata ang sabaw niya. Then, saka na ako mag-asukal kung malagay ko na ito, guys, para matansya ko yung tamis. Kasi hindi natin kailangan ang sobrang tamis for our health. Ayan. Konting tamis lang, guys. Ito na yung binigay sa atin na sago ko, no? So, ilalagay na natin, guys. Hindi ko siya inubos kasi hindi ko matansya. So, itong mga durog lang ang ilalagay ko. Sabi niya kasi, hugasan ko, tapos pag malapit na maluto, saka ko siya ilagay. So, ayan, guys. Halukayin na natin. Pwede na ito kasi luto na yung ating mga sangkap. Gabi ba yun? O ubi? Luto na yun, guys. Kaya pwede na natin halukayin. So, ayan. Looks so yummy na, guys. Maglagay na tayo ng ating condense. Tsaka asukal. Ito na yung ating condense. Lagay na natin. Pagkakuha daw po pala ng bigas ka.